Hindi pinoproblema ng mga magulang ni Mateo kung nagmamahal man ang mga bilihin. Sa pang-araw-araw kasi ay hindi sila nauubusan ng bigas na kanilang isasaing. Anak, palagi kang magpasalamat sa Diyos dahil kahit na naghihirap na ang ating bansa ay hindi pa rin tayo nagugutom. Pangaral ng kanyang ina. Opo, Nay, palagi po ako nagpapasalamat sa kanya dahil nagkaroon po tayo ng isang magandang buhay. Masayang sagot ni Mateo. Mayaman kasi ang kanilang pamilya. Kahit anong pagkain ay kaya nilang bilhin. Hindi tulad ng ibang mga tao na dumadaing na nang dahil sa hindi na kumakasya ang kinikita nilang pera sa pang-araw-araw. Habang ang pamilya naman ni Aling Karing ay talagang matagal nang hindi nakakabili ng bigas, kaya tanging kamote lamang ang ipinapakain sa mga anak. Sige na mahal, aalis na ako para manguha ng kamote. Pasensya ka na kung ito lang ang buhay na kaya kong ibigay sa inyo. Malungkot na sabi ni Mang Reynaldo. Maagang umaalis ang lalaki upang maghukay ng kamote. Pagkatapos noon ay agad nila itong isasangag upang ipakain sa kanilang mga anak. Awang-awa na talaga sila sa dalawang bata dahil may sakit na ang mga ito. Butot balat na ang mga ito nang dahil sa walang pumapasok na sapat na nutrisyon sa kanilang mga katawan. Pasensya na talaga kung hindi ko kayo mapakain ng kanin. Sobrang mahal na kasi talaga ng bigas at alam nyo naman na hindi tayo mayaman. Umiiyak na sabi ni Mang Reynaldo. Ginagawa mo pa rin naman ang lahat para mapakain kami. Wala kang dapat na ikalungkot dahil isa kang mabuting ama, sagot ni Aling Karing. Nakatira ang pamilyang ito sa gitna ng kabundukan. Hindi na nila iniisip na makakabili pa sila ng bigas dahil sobrang taas na talaga ng presyo nito. Wala silang maayos na hanap buhay dahil pareho naman silang mag-asawa na hindi man lamang nakatungtong sa eskwelahan. Tanging mga gulay at kamote ang nagiging pagkain nila sa pang-araw-araw. Nang sa ganon ay maisalba nila ang kanilang mga sarili sa isang matinding pagkagutom. Sa katunayan ay hindi lamang sila ang nabubuhay ng ganito. Marami pang mga Pilipino ang hindi nakakakain ng maayos nang dahil nagmamahal nga ang bilihin. Ngunit hindi naman tumataas ang sweldo. Isang araw ay kasama ni Mang Reynaldo ang kanyang kaibigan at naghuhukay sila ng kamote. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa hirap ng buhay at sa biglaang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pare, kumusta na ang pamilya mo? Tanong ni Mang Pedrino. Alam mo naman ang sagot yan, pare. Butot balat na ang aking mga anak dahil tinamaan na rin sila ng sakit. Sinisisi ko pa rin ang sarili ko kung bakit ito nangyayari sa amin. Ikaw, kumusta na ba ang iyong pamilya? Sagot ni Mang Reynaldo. Saglit ay napatahimik ang kanyang kaibigan, ngunit bakas din sa mukha nito ang sobrang kahirapan. Muntik na kaming maghiwalay ng aking asawa dahil wala na akong maayos na maipakain sa kanila. Pero pare, alam ko naman na naiintindihan mo ako. Malungkot na sagot ni Mang Pedrino. Lumipas ang tatlong buwan ay kahit na isang beses ay hindi pa rin nakakakain ng kanin ang isang pamilya. Sawang-sawa na sila sa pagkain ng kamote, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang makaraos sila. Isang araw ay pinitas ni Mang Reynaldo ang kanyang mga gulay na pananim at balak niyang bumaba sa bayan upang ipagbenta ang mga ito sa mga taong dumadaan. Balak kasi nito na surprisahin ang kanyang pamilya dahil gusto niyang makapag-uwi ng bigas sa kanila. Tatlong oras lamang ang lumipas ay nakaubos na siya sa kanyang mga panindang gulay, kaya agad siyang dumiretso sa tindahan ng bigas. Ale, pabili nga po ako ng 1/4 ng bigas. Pasensya na po kung ito lang po ang kaya kong bilhin, nahiyang sabi ni Reynaldo. Pasensya ka na, pero wala ng 1/4 ngayon. Kung gusto mo, ay bumili ka sa akin ng 1 kilo. Sagot ng matandang babae. Talagang pinanghihinayangan ng lalaki ang pera. Kailangan niya rin kasing bumili ng bitamina upang lumakas ang katawan ng kanyang dalawang anak. Ito lang po talaga ang kakasya sa aking pera. Pakiusap, gusto ko lang po mapakain ng kanin ang aking mga anak. Malungkot na sabi ni Mang Reynaldo. Nang dahil sa awa ay pinagbigyan naman siya ng matanda, kaya pagkatapos noon ay nakabili siya ng bitamina. Agad siyang umuwi sa kanilang bahay upang surprisahin ang kanyang asawa. Sa loob ng mahabang panahon ay sa wakas,
muli silang makakapagsaing ng bigas. Pinaghati-hatian nila ang kakaunting kanin at para sa kanila ay napakasosyal na ng pagkain na ito. Ang kanilang ulam ay talbos ng kamote na sinawsaw sa bagoong. Kitang-kita ni Mang Reynaldo na sarap ang kanyang mga anak. Ngunit sa sumunod na mga araw ay tanging mga kamote muli ang kanilang kinakain. Sinisipagan talaga ni Mang Reynaldo ang pagtatanim niya ng mga gulay nang sa ganon ay mapakain niya muli ng maayos ang kanyang pamilya. Lumipas ang tatlong buwan ay masayang-masaya ang binatang si Mateo sa kanyang buhay. Kasama niya ang kanyang pamilya na kumakain sa isang fast food restaurant na kung saan ay libre ang kanin kung hanggang saan ang kaya mong kainin. Kaya nilang magbayad ng ganito habang ang iba ay nagpapakahirap sa pagbili ng bigas. Anak naman, nakakaapat na kanin ka na. Baka naman masobrahan ka. Nag-aalalang sabi ng kanyang ina. Nako, hindi po nay. Sa totoo lang po ay lagi po kaming kumakain dito ng aking mga kaibigan. Nagpaparamihan po kami ng makakain na kanin. Nakangiting sagot ni Mateo. Talagang busog na busog sila sa paglabas nila ng restaurant. Agad silang sumakay sa kanilang sasakyan upang umuwi sa kanilang bahay. Teka, mahal, pwede mo bang itigil muna ang sasakyan sa tindahan ng bigas? Naalala ko kasi na wala na tayong bigas sa bahay, tanong ni Mrs. Yolanda. Agad namang itinigil ng asawa nito ang sasakyan. Si Mateo na lamang ang bumaba ng kotse para bumili ng isang sako ng bigas. Naabutan na lamang ng binata ang pagtatalo ng isang lalaki at ng isang tindera. Pakiusap, ngayon na lang po ulit ako bibili sa inyo ng 1/4 na bigas. Gusto ko lang po ulit mapakain ng kanin ang aking mga anak, malungkot na sabi ni Mang Reynaldo. Ano ba yan, Reynaldo? Inaabala mo lang ako eh. Sobrang daming bumibili sa akin, pero kailangan pa kitang asikasuhin sa kaunting halaga lamang, galit na sagot ng matandang tindera. Kasama ni Mang Reynaldo ang kanyang asawa, pati na rin ang kanyang dalawang anak. Napansin ni Mateo na butot balat na ang dalawang bata na parabang hindi nakakain ng sapat na pagkain. Nalaman din ni Aling Karing na ito pala ang pinagdadaanan ng kanyang asawa habang ito ay nasa bayan. Manang, pagbilhan niyo nga po ako ng isang sako ng bigas at ito po ang bayad, nagmamadaling sabi ni Mateo sa tindera. Agad itong inasikaso ng matandang babae dahil malaki ang kikitain niya sa lalaki. Samantalang si Mang Reynaldo ay kanina pang nagmamakaawa na pagbilhan ng kakaunting takal ng bigas. Agad isinakay ni Mateo ang isang sako ng bigas sa likuran ng kanilang sasakyan. Ngunit hindi mawala sa kanyang isipan ang isang mahirap na pamilya. Awang-awa talaga ang binata dahil kung sila man ay walang problema sa pera. Ngunit ang iba palang mga tao ay nagmamakaawa para lamang makakain ng sapat. Nay, teka lang po at may babalikan lamang po ako. Naaawa po kasi ako doon sa isang lalaki. Ililibre ko lamang po siya ng bigas, seryosong sabi ni Mateo. Sa pagbalik ng binata ay agad itong kinausap ang tindera. Manang, bigyan niyo po ako ng isang sako ng bigas at ito po ang bayad, sabi ni Mateo. Napatingin na lamang ang pamilya ni Mang Reynaldo. Ingit na ingit ito sa binata dahil dalawang sako ng bigas ang binili nito sa tindera. Ngunit gulat na lamang si Mang Reynaldo nang lapitan siya ng binata. Tay, para sa inyo nga po pala itong isang sako ng bigas. Sana po ay tanggapin niyo po ito. Ako po mismo ang bumili niyan para sa inyo, nakangiting sabi ni Mateo. Talaga ba? Hindi ka ba nagbibiro? Sobrang mahal nito pero ibibigay mo lang sa amin. Baka naman ikaw ang mawala ng pera, nagtatakang tanong ng lalaki. Hindi po tay, para po talaga sa inyo yan. Huwag nyo na pong isipin ng pera at ang mahalaga po ay mapakain nyo ng sapat ang inyong pamilya, sagot ni Mateo. Napaluhod na lamang ang lalaki sa harapan ng binata. Sa loob ng mahabang panahon ay makakakain sila ng kanin sa pang-araw-araw. Maraming salamat talaga, pagpalain ka ng Panginoon, umiiyak na sabi ni Mang Reynaldo. Kitang-kita ng dalawang bata ang pag-iyak ng kanilang ama. Napatingin sila sa mukha ni Mateo at hinding-hindi nila makakalimutan ang ginawa nitong pagtulong sa kanila. Kuya,
Maraming salamat po sa pagtulong nyo kay tatay, sabi ng panganay na anak. Pagkatapos noon ay bumalik na ang binata sa kanilang sakyan. Masaya siya sa kanyang ginawa kahit nabawasan man ang kanyang pera. Nang dahil doon ay nakakakain na ng kanin sa pangaraw-araw ang pamilya ni Mang Reynaldo. Dalawang buwan na ang lumilipas ngunit hindi pa ito nauubos. Masayang masaya talaga ang bata at kahit papaano kasi ay nagkakaroon na ng laman ang kanilang katawan. Medyo tumataba na ang mga ito dahil nakakabili na rin sila ng ulam. Isang araw ay napagkasunduan ng magkakaibigan ni Mateo na umahon sa bundok. Gusto kasi nila na makalanghap ng sariwang hangin. Ang ganda talaga dito sa bundok, hindi tulad sa bayan. Kakaunti na lang talaga ang makikita mong mga puno. Masayang sabi ni Mateo sa kanyang mga kaibigan. Ngunit habang naglalakad ang magkakaibigan ay isang lalaki ang humarang sa kanila. Si Mang Pedrino na kaibigan ni Mang Reynaldo at kasakasama nito sa paghuhukay ng kamote. Agad nitong niyakap si Mateo at tinutukan ng matulis na bagay. Bigyan niyo ako ng pera kung ayaw niyo masaktan ang kaibigan niyo, matapang na sabi ni Mang Pedrino. Nang dahil sa takot ay hindi makagalaw ang magkakaibigan. Huwag niyo pong sasaktan si Mateo. Pangakong ibibigay po namin sa inyo kung ano man ang kailangan niyo, sagot ng isang lalaki. Ngunit bigla namang dumating si Mang Reynaldo dahil pupuntahan nito ang kanyang mga pananim. Nakita nito na may ginagawang hindi maganda ang kanyang kaibigan. Ngunit mas ikinagulat pa nito nang makita niya ang lalaking nagbigay ng isang sako ng bigas sa kanya. Pedrino, itigil mo ang ginagawa mo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi karahasan ang sagot sa kahirapan, nagmamadaling sabi ni Mang Reynaldo. Ngunit hindi talaga nito mapigilan ang lalaki at patuloy ito sa panghihingi ng pera. Huwag ka nang makialam pa dito, Reynaldo. Hindi porket magkaibigan tayo ay pakikinggan na kita. Sawang-sawa na ako sa hirap ng buhay at ito na lang ang naisip kong paraan upang buhayin ang aking pamilya. Seryosong sagot ni Padrino. Huwag kang mag-alala. Ako na lamang ang magbibigay sa'yo ng 5 kilo ng bigas. Basta pakawalan mo na siya. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, paliwanag ni Reynaldo. Hindi naman 5 kilo ng bigas ang sasagot sa aming kahirapan. Ang gusto ko ay yung sa loob ng mahabang panahon ay makakakain kami ng maayos, sagot ni Pedrino. Tanging tigil 500 piso lamang ang dalang pera ng magkakaibigan, kaya hindi nila kayang ibigay ang halaga na hinihingi ng lalaki. Pero hindi naniniwala si Pedrino na wala ng pera ang mga ito, kaya patuloy nitong yakap-yakap si Mateo. Pakiusap, Pedrino. Mahirap lang tayo pero tandaan mo na hindi tayo masamang tao, pangaral ng lalaki. Nang magkaroon ng pagkakataon si Reynaldo na itulak ang kanyang kaibigan, ay agad niya itong sinunggaban. Agad nakawala ang binata, ngunit si Reynaldo ang tinamaan ng matulis na bagay sa kanyang tiyan. Napatulala na lamang si Pedrino nang dahil sa kanyang nagawa at agad itong tumakbo papalayo sa kanila. Ang masaya sanang pag-ahon sa kabundukan ay napunta sa isang malagim na trahedya. Pinagtulong-tulungan nilang dalhin si Mang Reynaldo na may ibaba sa kabundukan upang ito ay maipagamot sa ospital. Si Mang Pedrino naman ay agad nahuli ng mga pulis. Sobra-sobra ang pagsisi nito nang dahil sa kanyang nagawa. Alam niya sa kanyang sarili na nagkamali siya. Nagawa man niya ito nang dahil sa kahirapan, ngunit hindi pa rin maganda ang kanyang nagawa. Isang araw ang lumipas ay nagkaroon na ng malay si Mang Reynaldo. Tay, maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa akin, malungkot na sabi ni Mateo. Ikaw ang unang tumulong sa amin, kaya sinuklian lamang kita, mahinang sagot ni Mang Reynaldo. Bilang pasasalamat ng mga magulang at mga kaibigan ni Mateo, ay tinulungan nila ang pamilya ng lalaki. Naging usap-usapan ang pagiging bayani ni Mang Reynaldo at nang dahil doon ay nakilala sila sa kanilang bayan. Nang dahil doon ay marami pang mga tulong ang dumating sa kanila. Isang araw naman ay binisita ni Mang Reynaldo ang kanyang kaibigan sa kulungan. Pedrino, wala akong magagawa para makalaya ka. Pero tandaan mo na ako na ang bahala sa iyong pamilya, malungkot na sabi ng lalaki.
Iyak na lamang ng iyak si Mang Pedrino at puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Maraming salamat at patawarin mo ako sa aking nagawa. Masaya ako dahil alam kong hindi mo pababayaan ang aking pamilya at ito din naman ang gusto ko. Ang makakain sila ng maayos sa pang-araw-araw. Umiiyak na sagot ni Mang Pedrino. Simula noon ay marami ang sumusuporta sa kanila. Pati nga eskwelahan ay binigyan ng libreng pag-aaral ang dalawang bata. Nagkaroon pa ang mga ito ng libreng check-up upang tingnan ang kanilang kalusugan. Masayang-masaya si Mang Reynaldo kahit alam niya na mahirap lamang sila. Ang mahalaga talaga sa mundong ito ay gumagawa ka ng maganda. Sa buhay natin, gaano man kahirap ang buhay ay piliin mo pa rin ang maging mabuti. Hindi sagot ang paggawa ng masama, mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang iyong pamilya. Tandaan mo na mayaman man o mahirap ay may sarili-sariling problema. Nasa iyo na lamang kung paano mo ito sosolusyonan. Palagi tayong magtiwala sa Diyos dahil kahit na kailan ay hindi niya tayo pinapabayaan. Kung matagal ka nang naghihirap, kailangan mong isipin na bakit hanggang ngayon ay nabubuhay ka pa at nakakaraos ka pa. Hindi mo ba naiisip na sa pang-araw-araw ay tinutulungan ka niya? Matuto tayo magpasalamat sa malaki o maliit man na biyaya. Palagi nating isipin na habang may bukas ay palagi may pag-asa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Thank you.